So, magandang gabi, magandang araw, tanghali sa inyong lahat. Pagod na kasi ako sa Jim Paredes na to, na sobrang OA at sobrang papansin. Jim, tatanda-tanda mo na. Pero yung utak mo, parang kindergarten, sir. Tinawag mong megalomania ang mahal na pangulo. So, ibig sabihin, tinawag mo siyang obsessed sa kapangyarihan. Ngayon, sino mas obsessed sa kapangyarihan? Ikaw, na laos na singer na kung ano-anong ginawa pang insulto sa santo ninyo, ang mukha ng pangulo, ginawan mo siya ng katawan ng santo ninyo. Sinong masabi? Kayo at ang amo mo? O si Duterte at kaming 16 million na bumoto sa kanya na ayaw namin mapaalis siya? Dahil alam namin at alam mo yung bobo at ignorante ka, kung may pinag-aralan ka mang hayop ka, alam mo yan na nag-iisa na lang ang taong mapagmahal sa bayan. Nagbulag-bulagan ka sigurong matanda ka. Palibhasa kasi malapit ka ng mamatay, siguro minupusal ka na. Kaya ganyan ka umasta. Tandaan mo, ang pinagagawa mo, binabalik ko lang sa'yo. Lahat ng mura, pang-aape, pag ano mo sa pagkatao, pag-drag mo ng pagkatao ng Pangulo, hindi mo marunong irespeto? How old is he? And how old are you? Ang tanda mo na, pero parang wala kang pinag-aralan. Para bang masasabi mo sa sarili mo, alam mo, nire-respeto pa ka pa naman ng mga bata. Pero sayang yung respeto na yun dahil ikaw mismo ang sumira nito. Nakikisakay ka sa politika, palibhasa kasi nakakapera ka. Lumalaos ka na at sadya talaga ang pinagkapirahan mo na lang, wala kang choice kundi bayaran ka na lang. Alam mo, para kang puta, dinaig mo pa ang panglalaki. Alam mo ba, ang tawag sa lalaking nagtitinda ng bayag, puta, syarmuta. Siguro naman magising ka na. Ang bata ko pa, pero nawalan ako ng respeto sa mga post mo at kung ano-ano pang ginawa mo kabalalagin sa social media. At huwag mo sabihin na hindi ikaw yung haliparo kang manyak ka. Tanga na lang ang babaeng pumapatol sa'yo. Di ba dati, panay ang post mo about sexuality, hayop ka? Manyak? Magiging leksyon sana sa'yo to. Binalik ko lang kung anong binato mo sa mahal na Pangulo. Binalik ko lang kung anong lumabas sa bibig mong kabastusan. Dahil sumusobra ka na. Bastos kang klaseng tao at hindi ka kaaya-ayang irespeto ng mga kabataan. Hindi yan opinion, Jim Paredes. Katangahan, kabubuhan, kaignorantihan. Parang wala kang pinag-aralan. Yan ang itatawag ko sa'yo. Dahil ikaw, yung megalomaniac, uhaw sa kapangyarihan, ikaw yun, tanga, ignorante, ikaw yung matanda ka, hindi ka na namatay at inilibing ka sana ng diretso. O baka naman gusto mo pang malibing sa libingan ng mga bayaning hayop ka. Puno na ako sa iyo eh. Kada tweet mo, kada sulat mo sa social media, puro panglait ng mahal na Pangulo. Ni kunting gawa ng Pangulo para sa kabutihan ng bansa, wala ka man lang na-appreciate. Buwo! Ignorante! Sanang utak mo matanda ka? Katanda-tanda mo na wala kang pinag-aralang hayop ka. Dadalhin kita hanggang kamatayang hayop ka. Pagmumukha mong hayop. Jim Paredes muling ininsulto si Pangulong Duterte.
Muli na namang tumirada ang dating Apo Hiking Society member na si Jim Paredes laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang Instagram account, ang Pangulo ang subject ni Jim sa kanyang post nang sabi nito ang mga katagang give a man a microphone and the airtime and evolution moves backward within minutes. Patuyarin itong tinanong ay United Nations kung bakit ito kinikwestiyon ang kanyang umano'y all-knowing omnipotent, law-abiding, moral, godsend, dramatic at cute president ng 16 million people. Patuya ang mga post ni James sa kanyang Instagram account patungkol sa banta ni Pangulong Duterte na tatanggalin niya ang Pilipinas sa mga miyembro ng United Nations. Sa kanyang series of posts, sinabi ni Jim na kaisa siya ni Duterte sa pag-alis bilang miyembro ng UN dahil isa umano itong evil. Alam din daw lahat ng Pangulo, hindi kailangan ng mga Pinoy ang human rights at ang buong mundo ay kalaban na ng Pilipinas bago ito nagmura. Sa ikatlong post ito ay sinabi naman ni Jim na mula ngayon ay unofficial na ang lahat ng sasabihin ni Pangulong Duterte dahil ang tunay na official statement nito ay manggagaling sa kanyang spokesman kinabukasan. Ito'y matapos naman nabawiin ng Pangulo ang kanyang sinabi tungkol sa pagbitaw ng Pilipinas bilang miyembro ng United Nations dahil iyon umano ay isang biro lamang. Jim, magkaiba man tayo ng pananaw. Jim, I'm very, very sure, deep in your heart, you will agree, you crossed the line. When you posted that painting ni James Abbott McNeil Whistler, yung Whistler's mother, Jim, nanay na yun, my friend, masakit yun. At alam natin, hindi patas, hindi dapat kasali sa mahusay na argumento. You're one of the most intelligent persons I've met sa show business. Sana magkaroon ako ng pagkakataon, hindi lang sa'yo, sa lahat ng ayaw at kinamumuhian si President. Let me explain to you kung ano yung mga na-discovery ko sa kanya. Kasi hindi mo na ako kilala nun eh. Ako talaga kasi nagugulat ako, ba't ang bastos niyan? Pero bakit siya mahal na mga tao sa Davao? Wala akong naririnig ng pangit. Pinunta ko siya sa mga rallies. At dahil pala, pag-a-attend ka ng rally sa kanya, tiklis-tiklis ang saging ang lamunin mo para sa potassium, para hindi ka mamulikat. Dahil minimum niyang speech ay 2 hours. Ha? 2 hours. At lahat ng mga mura na narinig niyo, grab. Edited eh. Hindi dinudugtong ba't siya nagmumura eh. Pareho ng mura natin ang mura niya. Mas malutong nga lang yung sa kanya. Diba? Marami din naman tayo kasama sa show business, sa teatro, sa lahat na nagmumura. Pareho eh. Well, give me this chance to explain it to you. And sa likod nitong lahat ng kanyang mumura, namimit ko siya, nakakasama, and I discovered a man who is so gentle, so meek, brilliant, and iba talaga ang kanyang strategy. Equation ito at kaparte ng isang proseso kung paano siya kumukonekta sa mga Pilipino, doon sa mga kakampi niya, at sa mga kalaban. Tandaan niyo po yun. Let me tell you, doon sa aking unbelievable effort na makilala siya, pati mga kamag-anak niya, pati mga prosecutor, abogado sa Davao, pinuntahan ko yan, nakapagkwentuhan ako niya sa mga taxi driver, sa lahat. Alam niyo naman ako, baliw ko sa ganyan, kikilalani ko talaga. And bottom line, I discovered a man with immeasurable love for his country, immeasurable love for his countrymen, including those who hate him. Kayo na ayaw siya. Yung pagmamahal niya, kasama kayo. Maniwala po kayo sa akin. Suriin niyo po mabuti yung puot sa inyong puso. Kakampi niyo po si President Duterte. HR Chief on Shut Up or Quick Vows to Fight Duterte. Fight Duterte? Bakit pa tayo masyadong nag-extend ang effort to fight Duterte? Kalabo ba natin siya? Hindi ba natin tunog? Hindi ba natin siya kakampi? I mean, suriin niyo mabuti. Bakit niyo ba siya ayaw? Bakit ba kayo galit-agalit sa kanya? Ito ay base lahat so far. Ha? Lahat lang na sinasabi niya. Lahat lang na lumabas sa bibig niya. And I really hope I can explain to you, have an audience with you, na ito ay isang parte ng kanyang equation. Isang parte ng kanyang proseso, ng koneksyon sa mga Pilipino, at koneksyon din sa lahat ng kalaban. Because sa likod nitong camera, sa likod ng kanyang kampanya, at pagka naririnig niyo siya at nakakasama, yung bang hindi yung bang nagsasalita sa audience, ibang-iba ho siya eh. He's very gentle, very meek, and ang husay mag-isip. At lahat to, sinasalaysay niya bilang kailangang parte ng proseso. Siguro ang pinakamalapit na paliwanag, hindi kailangan dyan nakuti ng kriminal.
hindi siya pwedeng pabebe pagdating sa mga kalaban natin. At aminin nyo, nung hindi pa natin nakikilala si Mayor, ito naman din ang damdamin natin eh. Sa taping, pagka nag-aantay tayo ng take natin na matagal, hindi ba? Nagmumula tayo. Galit tayo sa mga paring malaswa, galit tayo sa drug lords, galit tayo sa mga politiko na magnanakaw, na hindi mo malaman kung sino ang kakampi mo doon until dumating siya. Ang dami. At kahit naman sa mga ilan, sa mga kapatid natin na nasa press, masasabi natin yan at nagmumura tayo. Ngayon may dumating na tao na kayang sabihin itong harap-harapan. Nagulat tayo, na-shock tayo, nalito tayo, hindi natin alam. Teka muna, sino ito? Kalabang ko ba ito o kakampi? Pakinggan niyo kung mabuti. Hindi lang ang kanyang bibig, ang kanyang damdamin, pakiramdaman niyo. Kaya natin yan, lalo tayong mga nasa show business. Kakampi niyo siya eh. Hindi natin siya kalaban. Hindi. And CHR, kung tinitingnan niyo siya bilang simbolo ng violation ng human rights, eh dapat pantay tayo. Ipagtanggol niyo rin ang kanyang karapatan dahil napakaraming below the belt na pang-insulto sa kanya. Jim Paredes, my friend, ang kaisa-isang composer na nagtiwala sa akin na kantayin na kanya awit, sana hindi mo naman ako nakakalimutan.